Tuwayan po natin ang komento at payag ng sikat na journalist na si Anthony Taberna tungkol sa pagpetisyon ng disqualification file kay Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, ito ay nakakatuwa lang pag-usapan dahil daw si BBM sa tagal-tagal na kumakandidato at ilang beses nang tumakbo. Tumakbo ng congressman, senador at nanalo. Noong 2016, tumakbo ng vice president at wala naman nangyari sa kaso na ito. At patagal na yung kasong ito dahil matagal na yan dinig sa korte noong 2009 pa. Dagdag pa niya, sa tagal na kumakandidato si BBM, ay ngayon lang naukat ito dahil sa tatakbo at nangunguna si Marcos sa pagkapresidente. Kaya punto ni Taberna ay tanong niya ay kayo po ba ay natatakot kay Bongbong Marcos? Dahil siya ay malakas ngayon, bakit hindi kayo lumaban ng parehas? Laban duwag daw ito. Pakinggan natin ang buong detalye pagkalipas ng sandaling intro. At kung gusto nyo ng ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe, share, comment, and like. Pag-usapan ito eh, dahil sa ang paningin po nitong si... Ang paningin po nitong si dating Justice Antonio Carpio eh pasok daw po sa kaso ng moral turpitude ito pong kay Bongbong Marcos. Yun po yung paningin niya. Kaya parang binigyan niya ng tip yung mga galit kay Bongbong Marcos na mag-file kayo ng kaso. At nag-file nga ng kaso, inabot nila yung deadline kahapon. Nag-file po sila para hilingin na i-disqualify si Bongbong Marcos. Alam niyo, nagtanong tayo sa ilang mga abogado tungkol dito. Kasi ayaw naman naming humarap sa inyo na mukha tayong eng-eng ano, dito po sa kaso na to. Ano? Sa decision po, ng Korte Suprema in Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II and Imelda Marcos. Ito po ay August 4, 2009. Pwede niyo pong i-research po ito. Nasa SCRA naman ng Supreme Court. Ito po, specific po yung sinabi ng Supreme Court dito eh. Failure to file an income tax return, gaya po nung kaso kay Bongbong Marcos, is not a crime involving moral turpitude as the mere omission is already a violation. Yung i-omit mo lang, violation, regardless of the fraudulent intent or willfulness of the individual. So, doon po sa sinasabing requirement na if he is convicted of a crime involving moral turpitude, mukhang ya, wala rin yun. Wala na rin pinag-uusapan doon. Doon sa may sentensya ba na 18 months and above, eh, wala rin yun dahil tinanggal nga ng Court of Appeals yung kulong na sentensya ngayon. Eh, finail pa rin nila. Okay naman. Wala namang problema doon eh. Natutuwa, nakakatuwa lang pong pag-usapan to. Alam nyo kung bakit? Kasi si Bongbong Marcos eh ilang beses nang tumakbo. Tumakbong gobernador, tumakbong congressman, tumakbong senador at nanalo, tumakbong vice president noong 2016. Eh wala naman tong kaso na 'to eh. Hindi naman 'to pinapansin eh. So, kumbaga, let's leave the legal discussions or the legal battle to the lawyers, ano? Sabi nga po nila, kung merong 100,000 abogado, eh may 200,000 opinion. So, huwag na tayong sumali doon. Di naman tayo abogado. Ang natatawa lang ako, sa tinagal-tagal na panahon kumakandidato tong si Bongbong Marcos, ngayon nila naisip na ipa-disqualify natin on the basis of this case that was promulgated or that was decided upon by the lower court in 1995. Ang cute lang. Ang cute lang. Ang cute lang na. Ulitin ko lang,
Although, nabanggit ko na ng pahapyaw yung pong diskurso ng konti tungkol dun sa legal na na aspeto niyan. Pero bahala mga abogado diyan. Ang natatawa ako at talagang nakakatawa, ba't ngayon naungkat ito? At matatawa ka din, ang una pang nagsulat tungkol dito, ito pong si Justice Antonio Carpio na pangunahin pong backer ni Vice President Lenny Robredo. At kita nyo naman, nabanggit ko kanina, Attorney Teo Duterte, dating taga Supreme Court, na alam naman nating Lenny Robredo. Ewan ko sa inyo. Ang totoo nun, sabi nga nung isang kaibigan kong nakakaintindi, isang atleta, mainam eka kahit may problema pa yung kalaban mo eh, kahit medyo overweight ng konti kung buksingero, magbugbugan na lang kayo sa ibabaw ng ring, bugbugin mo siya, ha? Bugbugin mo siya, patulugin mo siya kahit na medyo lampas pa siya ng konti ng timbang. At patutunayan ko, kaya ko siyang bugbugin sa ibabaw ng lona, sabi nga niya. Anong punto doon? Hindi mo siya tatalunin sa pamamagitan lamang ng technicality kasi hindi naman nakaka-proud din, di ba? Hindi naman nakaka-proud na matatalo yung kalaban mo dahil na technical mo. Ewan ko lang kung may mga tao dito na gustong manalo nang hindi man lang pinagpapawisan, ha? Eh dito sa pagkakataon na to na gigil na gigil silang i-disqualify si Bongbong Marcos, pwede kang mag-isip. Ano pwede mong isipin? Pwede mong isipin na ayaw na nilang makaharap si Bongbong Marcos sa ibabaw ng ring, kumbaga sa boxing, ayaw na nilang makaharap si Bongbong Marcos sa ibabaw ng ring sapagkat baka sila bugbugin. Lahat ay gagawin para huwag makaakyat sa ibabaw ng ring si Bongbong Marcos. Baka sila patulugin sa first round pa lang. Parang ganun, ano? Alam nyo yung mensahe nyo, Justice Antonio Carpio, ano? Attorney Teo Duterte at mga kasama. At siguro, didiretsuhin ko na yung mga tropang VP Lenny Robredo. Dadalangan ko lang. Kayo po ba ay natatakot kay Bongbong Marcos dahil siya ay sobrang malakas ngayon? Number 2. Hindi ba kayo confident sa inyong mga sarili, sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga plano na kaya niyong pataubin si Bongbong Marcos sa isang labanang parehas patungo sa May 2022 elections? Kasi itong ginawa niyo na to, kwento eh. Labang duwag yun eh. Oo, hindi, walang biro. Laban ng duwag to eh. Alam nyo, naalala ko tuloy nung tumakbo tong si Senator Grace po sa pagkapangulo. Nung nag-file siya ng kandidatura sa pagkapangulo, merong naghain sa kanya ng disqualification case on the basis of her nationality o citizenship. Ano? Dinasabi nila, hindi raw natural born Filipino citizen si Senator Grace po. Although, tingin ko, legally speaking, valid naman yung question na yon at dapat naman talagang ma-resolve yun. Kaya lang, at that point, nung kinwestiyon nila yung kandidatura ni Senator Grace po, takot sila kay Senator Grace po. Takot sila kay Senator Grace po. Maliwanag na maliwanag na takot sila kay Senator Grace po kasi gusto nila lang i-disqualify. Di ba? Uulitin ko, masisihan ka ba
na manalo ka. Itataas yung kamay mo, tapos wala yung kalaban mo. Ambira naman kayo. Ambirang patiso. Yun yung punto ko noon. Uulitin ko lang, okay naman. Kung legal na usapan, pwedeng pag-usapan yan. Pero, kung ang intensyon nyo, huwag nang makarating sa dulo yung kalaban para ikaw yung manalo. Ibig sabihin, duwag ka. Ibig sabihin, takot ka. Ibig sabihin, wala kang kumpiyansa na mananalo ka sa laban. So, itong ginagawa mo na to, kung sino ka man, yung ginagawa nyo kay Bongbong Marcos, yun po ang ipinapakita nyo sa publiko. Takot na takot kayo dahil lamang si Bongbong Marcos. Huwag niyong pansinin yung survey. Pare ko, huwag kayong pansinin. Kung inilalampaso man kayo sa survey, huwag kayong panghinaan ng loob. Halimbawa ngayon, milya-milya layo sa inyo sa survey. Huwag. Kasi kung survey lang pag-uusapan natin, huwag na tayo mag-eleksyon. Diba? Yung survey, gamitin yung paraan yan, barometro, to work harder. To work even harder. Hindi. Kung ang working harder na iniisip nyo, pagka lamang yung kalaban, lamang na lamang yung kalaban, ang working harder na iniisip nyo, disqualify siya, matanggal siya, hindi ganon. Ibig ko sabihin, palakasin nyo yung manok nyo. Palakasin nyo, kung saan mahina, doon nyo palakasin, tapos lumabang kayo ng parehas. Itong ginawa nyo na to, uulitin ko, laban duwag ito. Laban duwag, pambihira kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob sa survey. Kung pala ngayon, November, ilang buwan pa? December, January, February, March, April. 5 months pa bago mag-May. Pwede pa kayong umangat, pero hindi sa ganitong paraan. Itong ginawa nyo na to, ang malamang yung ibang mga supporters nyo, o kaya yung mga kwan lang, mga neutral lang dati, ba't kaya pinapadisqualify yun? Ba't kaya pinapadisqualify? At napakabubot pa nung dahilan ng pagkidisqualify. Baka mag-isip pa, imbis na sa inyo mapunta yung undecided o neutral, mapunta pa dun sa kalaban. Ilang beses ako, malapit na akong humingi ng consultancy fee sa inyo. Hindi ganoon. Makakasama pa kayo sa kandidato nyo. Iisipin nun nung mga nanonood sa atin. Iisipin ng mga nanonood sa atin. Baka takot na takot kayo dahil ito lang ang paraan ninyo para manalo. Pagka ganun, wala, mawa. Ihina lalo yung poder nyo Kayo, hindi kayo... Nung pa lang, sinabi ko na sa inyo. Nung pa man, hindi pa kayo nagpa-file ng certificate of candidacy. Sinabi ko na po sa inyo. Yung style ninyo, parang tinutulungan nyo lang si Bongbong Marcos na umangat ng umangat. Tinutulungan nyo lang. Ako yung pong mga objective mag-isip, pag nyo akong isipin kalaban nyo ako, pakinggan nyo sinasabi ko. If you want to defeat your opponent, huwag nyo po siyang tulungan. Ang ginagawa nyo ngayon, tinutulungan nyo po si Bongbong Marcos na umarangkada. At kasabay nun, ipinakikita nyo habang nagpe-press release kayo na malakas ang loob nyo, na lumalakas kayo, na marami sumusuport. Habang sinasabi nyo yun, pinagkakanulo naman kayo ng mga ginagawa po ninyo. Kayo ha. Huwag nyo akong sisisihin. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Ha? Ako binigay ko na sa inyo yung kwan. Saka marami tayong we can cite a lot of cases tungkol dyan sa kwan, sa mga may kaso na nakatakbo pa. Ako, ang tingin ko na lang, kung talagang desidido kayo sa ganyan, ayaan nyo matapos itong proseso na eleksyon. Tapos pagka nanalo, mag-file kayo ng protesta. O kaya mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court.
Ganon. Then natatawa lang ako. Ayoko naman sanang sumali pa sa usapan na ito ngayon. Pero ito ha, hindi ako galit sa inyo. Sinasabi ko lang, baka pwede pakinggan nyo yung tip ko lang to, tip. Ha? Tip ko lang sa inyo yun. Hindi ko na kayo sisingilin sa pagbibigay ko sa inyo ng tip. Hindi po ganito ang paraan para po manalo. Kahit na sa, actually, kahit sa propaganda war eh. Saka ang dami nyo ng mga kasama dyan eh. Ang dami nyo kasamang magagaling dyan eh. Dapat pinag-usap-usapan nyo muna. Oy, usap-usap tayo. Tingin nyo ba ito makakabuti sa atin? Di ba may ganun naman? Ang tawag doon, brainstorming yata yun eh. Ano? Magbe-brainstorming kayo. Ito ba? Ano ba pros and cons nito? Ano ba pros nito? Ang pros nito, baka lalo siyang sumikat. Ang cons nito, baka mapag-uusapan. Baka makachamba tayo na mag-desisyon ng COMELEC, disqualify si Bongbong at makarating sa Supreme Court. Kaya lang, hanggang kailan yan? E di makakarating pa rin ang eleksyon? Hindi, mahaba. Di ba, ganun yun, mag-uusap-usap kayo. Usap-usap kayo. E ang tanong, nag-usap-usap ba kayo? Imposible namang hindi alam ni VP Lenny Robredo yan na merong mga tropa kayo na gagawin yan. Eh, sinabi na nga sa column ni Sambayan eh, ni Justice Antonio Carpio na meron na raw mga kumukontak sa kanya mga abogado eh, na magpa-file lang kaso eh. So, alam nyo yan. Alam nyo yan. Huwag nyo na kaming lokohin. Alam ninyo yan. Na yan ang plano. Dapat pinag-usapan nyo muna. Okay, assuming ha. Although, meron na pong binigay na statement. Nababasahin ko nga sa inyo. Ito po ha, meron akong sasabihin sa inyo. This early ha, nagsalita na po yung, although di naman abogado tong si COMELEC spokesperson eh, pero parang binigyan na kayo ng tip ni Attorney Director James Jimenez. Sabi niya, under the law, a person must be convicted of a crime involving moral turpitude or for an offense where the penalty is at least 18 months at in jail to be disqualified. Ano sabi niya? Ito po sabi niya. Siya, lalaki, doesn't meet this criteria. Right now, there is no clear case for disqualification. Sino po nagsabi nito? Si Director James Jimenez. Sino po siya? Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Although, he does not, well, he speaks for the COMELEC, but he does not decide for the COMELEC. Meron pong COMELEC and bank na tinatawag, may mga COMELEC division, pero malamang and bank po itong babagsakan po nito. Pero ang punto po namin dito, ang punto ko po dito, dito pa lang sa kwentuhan na to, dito pa lang sa binanggit ko sa inyo statement ng spokesperson ng COMELEC, medyo tagilid yung kaso. Eh, pero para lang gumanggaan ng kalooban ninyo, no? Assuming, for the sake of argument, mag-decide, kunwari lang, pampasaya lang, mag-decide ang COMELEC in your favor. Halimbawa, eh, nag-decide ang COMELEC kasi hindi naman bukas agad yan eh, o sa makalawa, o sa makatlo. Halimbawa, mag-decide ang COMELEC sa May, bago mag-eleksyon. Ngayon, pagkatapos ng bago mag-eleksyon, de, siyempre, magkakaroon ng motion for reconsideration yan. Motion for reconsideration. Tapos, pagka in-affirm ng COMELEC yung kanyang decision, eh, aakyat po sa Supreme Court yung kaso. At pagdating po sa Supreme Court, bibilang na naman ng taon niya. Ngayon, naisip nyo po ba? Halimbawa, sa May, sample lang to, kunwari lang ha, hindi po ito, scenario lang. Halimbawa, sa May 9, 2022, nanalo si VP Lenny Robredo. O di, tapos na boxing. O di, nagsaya lang tayo ng pahagod dun sa... On the other hand, kung nanalo naman si Bongbong Marcos, sa tingin nyo po ba? Sa tingin nyo ha? Ay magdi-decision ng COMELEC pabor dun sa cancellation ng kanyang certificate of candidacy. Magdi-decision ba ang Supreme Court pala? Magdi-decision ba ang Supreme Court na i-disqualify si Bongbong Marcos assuming siya po ay nanalo? O kayo na sumagot.
Nag-aaksay lang tayo ng lakas dito, pare-pareho eh. Inuulit ko, the best way to defeat Bongbong Marcos is not to throw mud at him. Hindi po ganun. O kaya itong mga ganitong mga style, ang gawin nyo, bitbitin yung mabuti si VP Lenny. Bitbitin yung mabuti yung kung ano yung kayang gawin ng kandidato. Tapos yung mga makabongbong, suyuin ninyo. Suyuin ninyo, ligawan ninyo. Ligawan yung mabuti. Paano nyo liligawan? Parang manliligaw. Bigyan mo ng syokolate, bigyan mo ng bulaklak, rosas. Ano pa? Ano ba pwede nga? Ipagsibak nyo ng kahoy, ipag-igib nyo ng tubig. Oh. Oh. Tapos, saka, pagka ganun, baka sakaling maakit nyo. Pero yung, dahil, ngayon, alam nyo, nililigawan mo, tapos may ibang nakikipag-date sa iba, hindi sa'yo ayaw makapag-date, ang gagawin mo, mabaho naman ang bibig niyan eh. Kwa naman yan eh. Mukhang pera naman yan eh. Masama lahi yan. Pamilya ng mga mandurugas. Pagka ginawa mo yun, ewan ko lang kung mapasagot mo papunta sa iyo yung nililigawan mo. Hindi ganon. Ligawan mo ng maayos. Naintindihan nyo? Napapagod na ako sa inyo kasi sabi, binibigyan ko na kayo ng tip. No, nagkakaintindihan na tayo. Masyado nang madilim. Against the light na ako, ano. Well, anyway, yun lang yung sasabihin ko. Maraming salamat sa inyo at binabati ko lang uli ng happy birthday. Si Helga Antoinette Taberna, ang aking bunso na napakaganda. Huwag ka muna mag-aasawa, ha? Bata ka, ha? Mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo palagi. At sa mga pumupunta kung saan-saan ngayon dyan, mga tourist spot, mag-ingat po kayo. We should always maintain safe distance. Tapos yung tatawag nating social distancing. Tapos yung basic protocol. Para po lumuwag-luwag na ang ating pong ekonomiya. Thank you po sa inyo. At inabala ko na naman kayo. Pasensya na, ha? yung mga maka-BBM dyan, good morning. Good afternoon. Mga maka-Lenny dyan, good afternoon. Maka-Ping Lakson dyan, good afternoon po sa inyo. Basta, no hard feelings. Ha? Tayo eh, nag-uusap-usap lang ng parehas na usapan, ha? Okay mga guys, sa tingin ko, tama naman yung punto ni Anthony Taberna. Kasi halatang-halata naman na ginagawa nila lahat para lang masira si BBM dahil alam naman natin na nangunguna talaga si BBM ngayon sa ngayon. Kaya nasa inyo yan, pwede kayo mag-comment mga kababayan kung anong para sa inyong pasasakin, tingin ko tama siya talaga. Okay, kaya salamat sa panonood. Sana may naliwanagan kayo mga kababayan ko. Okay, bye-bye.